Watch out mga cattle boss. Yan, magandang araw. Magandang buhay. Ayun. Iiwan ng katatag na di baling hatakin mo sila pataas, huwag lang pababa. Yan. Mamaya, ayusin natin yung ismas natin. Ismas 115, yung service natin. Medyo kailangan nang i-maintain yung carburetor niya. Mamaya, atikasuhin ko yan. Papakita ko sa inyo kung paano mag-maintain ng carburetor. No? Oh, yan. Dito tayo ngayon. Kasama natin yan. Si Hailey Kate, ang anak ko. Okay. Hello, Maya. Hi, Maya. Ayan. Hi, Maya. Ayan. Ito si Maya. Japanese Peach. And then, si Looney Boy. Looney Boy. Looney. Ayan. Okay, alright, alright, alright. Mamaya, mamaya, mamaya. Magdi-discuss tayo paano mag-maintain ng carburetor ng Smash. And then, kapareho lang din naman ang ano yan ng mga ibang motor. Maliban sa FI. Susunod, FI naman. Okay? Bago ang lahat, yan. Mag-intro muna tayo. Pasok, intro. Here we go mga katalbos. Ayan. Umpisa natin ang alamat. What? Ayan. Magme-maintain tayo ngayon ng carburetor. Hindi gumagana pa siya. Gumagana pa siya. Naalala nyo last vlog ko. Lumuwag yung tapet screw niya. Ngayon, napansin ko sa kanya na medyo ano na, malasa sa gasolina. Wala na sa tono. Sabi ko, siguro ito sa sobrang tagal na hindi na nami-maintain. Ngayon, kailangan natin sa mga motor natin, ang carburetor natin, well-maintained lagi. Kasi ang lahat ng gasolina ngayon, hindi na malinis. Kahit na sabihin mo, big 3 pa yan, or big 4, ang pinapagasolinahan nyo. No? Ayun. Maandar siya, pero medyo may palag na ng konti. Dati yung balikan ko, ano lang, 50 pesos. Simula dito sa amin nagang trabaho, balikan. Ngayon, nag 80 pesos na ako, 70 to 80 pesos. Ayan, check natin kung ano nangyari. Okay, ayun. Tingnan natin yung carburetor niya. Sa baba. Ayan. Diyan yung carburetor niya. Tatanggalin natin mamaya yan. Okay. Ayan. Ang dumi ng motor natin. Maraming sticker, mga nahingi lang yan, nahingi. Oh my God! Model natin, Smash 115, model 2016. Ayan. All stock yan, all stock. All stock again, mga hindi pa nakakaalam, ayan. Mga hindi naniniwala, maniwala kayo. Alright, let's go, baklasin natin ang kahit. Okay, bukas na yung carburetor natin, no? Although tanggal na pala, tanggal na. Bubuksan natin siya mamaya. Ayun, ito ang stock ng Smash 115. Suzuki Smash 115. Maliit lang to. Ito ang stock niya, no? Stock, para sa mga mag-DIY dyan, yan, winning na kayo. Halos kaparehas na ito, halos lahat ng mga carburetor din. Halos lahat isa na naman din ang function. Magkakaiba itsura. Magkakaiba ng sukat. Ayan. Discarte na lang kung ano yung engine nyo. Pinabagayan yan.
Susunod yung malaki naman kung paano mag-reject sa mga kargado. Lalo na mga Mio, ganon. Kargado mga Weave o ano. Kung ano mang kargado ninyo na motor. Yung susunod kong tatopic. No? Okay. Eto na tayo. Although alam na ng karamihan naman, yung iba hindi nakakaalam. Pero madami na kami ko. Dito nakalagay yung pinakabaso niya. Yung tawag na ito, nagko-control ng gasolina niya. Yung throttle cable niya, dito yun humahatap. Ito yung choker natin. Dito lumalabas yung sa ano natin, sa airbox. Okay? And then, itong kabila naman, ito yung nasusupply papunta sa manifold going to engine. Yan ang nagpapandar dito. May maliliit na butas yan. Bubuksan natin ngayon. Okay? Ulitin ko ha. Ito, ere kung tawagin nila. Ito naman, idle. Taasan ng minor. Mixture ito, mixture ng hangin. Gasolina engine. Okay? Let's go. Ayan, may apat na tornillo yan dyan. Yung isa natanggal ko na. Hindi ko lang na-video. Pangalawa yan. Apat na tornillo lang yan para mabuksan natin. Yung iba, tatlo lang. Excuse me. Medyo matapang yung gasolina. Dapat ito may mask kayo. Okay. Ito, pangatlong tornillo. Para matanggal natin to. Okay, matakot na ano buksan to. Hindi nakatakot to. Sorry. Grabe gasolina. Tapang. Okay. Yun. May tumatagas ng tubig yan. Dapat meron kayong stainless man lang. Kasi pag plastic, mabilis siyang matunaw. Excuse me. Yan. Bukas na siya. Okay. Apat ng itong nilyo na ito. Ayan. Apat sa mga mag-DIY. Dito lang yan. Isa, dalawa, tatlo, apat. Kasi karamihan ko, pagkakalang ko marami na nag-DIY ngayon. Kailangan din natin yung pag mabiyahe. Ayan. Ngayon, tutungan natin ngayon to. Ayan. Unleaded yung gasolina ko. Nagtitipid lang ako. Pero ang gamit ko talaga pag mabiyahe, yan, kumisan, panagalaro ng endurance, premium ako. Okay lang mag-mix yun. Sabi nila, bawal daw. Para sa akin, okay lang. Mas maganda pa rin premium. Para sa akin lang. Kanya-kanya rin diskarte. Ayan. Malinis pa naman siya. Kung titingnan mo, malinis. Tapon natin. Andahan. Ayun. Ayun. May nakita na undumi. Ayan. Tuto ko sa'yo. Ayan. Kung nakikita niya, may dumi. Ayun. Kitang-kita. Oh. Nadalog na yun ko. Ayan. Ayan yung mga latak na sinasabi ng gasolina. Sa mga gasolinahan. Okay, yung tangke natin dahil sa sobrang kalumaan ha. Ayan, lalo na yung mga nagbobote-bote. Minsan nagbobote ako eh, yung mga tinda sa kanto. Kasi for emergency talaga. Wala nang mapagkargahan ng gasolina, lalo pag ganito, probinsya natin. Sa ating kasi probinsya, minsan malalayo ang gasolinahan. Alang aning oras, lalo na pandemic ngayon, sarado na yung iba agad. Ayan, ayan, kitang-kita, diba dumi. Isa yan sa cost. Mga DIY boy, good lang kayo, matututo kayo, no? Okay, eto, takip lang naman to, and then may rubber siya. Be sure na wala talaga, na okay pang rubber niya. Eto okay pa naman, hilalagyan ka lang minsan ng tri-wand or gasket maker to, pero hindi siya hindi naman dapat siya nilalagyan. Ako lang, konti lang, kasi pag nadamihan yan, kasi ang tri-wand natutunaw yan, no? Sa gasolina. Oh, konti lang kasi medyo luma na yung motor natin. Alam mo na, pag mekaniko, okay na. Kahit luma. Okay. Next. Ito. Ito yung floater natin. Floater. Pag ito, hindi na gumalaw to at nagbumalik or nagbounce, it means, susunod na yan, tatagas yung gasolina natin. Mag-overflow kung tawagin nila. Katulad nito. Yan, bumabalik pa yan, nagbabounce pa yan. Ibig sabihin, hindi pa siya tatagas, no? Ngayon, eto. Tanggalin natin yung floater niya. Tingnan natin
kung ano laman niya. Madali lang yan, hinahatak lang. Taktak nyo lang minsan yan, pag may lumabas, hugot. Ayan. Ayan. Kung ano tinanggal nyo, yun ibabalik nyo rin, no? Tapos dandahan natin siyang kunin. Oh, ayan. Ayan. Kung may makita mo, ayan, may needle, may ano siya. Pinaka needle niya sa ano, sorry, hindi pala needle. Ito yung pinaka nag-aano ng ano niya, ng paselina niya. May goma yan. Tanggalin natin. Ayan. Nakasuksok lang yan. Nakasuksok lang yan. Parang nakasampay lang yan. Okay. Dito. Dito. Okay. Yung iba yung mga problemado sa mga tagas na nagbabounce naman. Sir, nagbabounce naman yung ano ko or bumabalik naman. Okay pa naman yun. Yan. Ibibigay ko yung dahilan sa inyo. Ito. Sa loob niyan, kung nakita ninyo, may maliit yan. Parang needle siya. Ayan. Ayan. Bumabalik-balik yan. Mapasok sa loob yan. May spring sa loob yan. May mechanism sa loob yan. Pag yan, hindi na nagpi-play, asahan mo na. No? Tatagas yan. Okay. Unang dahilan kung bakit tumatagas. Yun nga. Pangalawa, etong goma dito. Yan. Makikita ninyo dyan. Sorry. Medyo malabo. Sorry, cellphone ang gamit ko. Makikita ninyo dyan, may goma yan. Ito. Goma. No? Pag yan, napudpud na, syempre, kakabalik yan eh. Angat baba, angat baba. Habang tumatagal ito, napupudpud yan. Okay, nagiging matulis yan. Tumatagas yan ng gasolina. Ito yung stopper ng, ano, ng gasolina natin. Habang tinitrottle natin, yan, umaangat to. No? Na-trottle, tapos pag nawala ng gasolina, ito yung nag-i-stop. No? Okay. Pangatlong dahilan kung bakit nag-overflow ang gasolina. Yan. Once na yung mga butas na yan, ito, dito nakalagay yung kanina, pag yan madumi at nasingitan ng konti lang yan, katulad ng nakita natin sa gasolina kanina, tatagas na yun. No? Yan. Ito naman, ganun din, yung dalawang yan. Slow jet at saka main jet. Okay? Dito nakalagay yung needle niya. Ito yung nagko-control ng gasolina natin. Ito yung nagmi-mix ng gasolina natin sa papuntang engine. Okay. Yan ang dahilan kung bakit nag-overflow ang gasolina natin. Okay, buksan na natin. Dapat makikita natin yan. Malinis lahat yan. Buksan natin yung slow jet natin. Okay. Maliit na screw lang. Large screw. Maliit. Putin lang natin yan. Ikot. Ayan. May mga butas siya. Dito sa gilid. Butas yan sa gilid. Iba-iba yung ito. Ang butas na ito is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kabilaan niya kaya 6. Dalawa-dalawa, isa-isa, 6. Yung iba kasi marami. Lalo sa TMX, mas mahaba, mas marami yun. No? Yan. And then, may butas din dito yan, yung slow jet na yan dito. Hindi mo makikita, basta-basta yan. No? Pero kahit na, ano, kahit na hindi barado yan, pag naglinis tayo, dapat, hinahanginan natin yan. Huwag na huwag nyong gagawin yung, ang tawag nila, mga boy, buriki. Yan. Huwag nyong buburikiin yan ng kwerdas ng ano ng gitara o kaya maliit na karayom kasi lalaki yung butas. Magbabago ang tono natin, no? Huwag natin ano, huwag natin buburikiin yan. Ang pagtingin nito madali lang. Kung hindi sa araw, sa sinag ng araw o kaya naman sinag ng ano ng ilaw, tatapat mo lang sa ilaw, nandoon ang ilaw banda doon or araw nandoon, titingnan mo dito kung may liwanag. Ngayon hindi natin makikita pero I think para sa akin, hindi pa ito barado, pero lilinisan ko pa rin. No? Dapat yan, hindi barado. Slow jet. Okay. May natin yan. Punta tayo sa main jet. Ayan. Ako ang ginagawa ko dito sa main jet na ito. Diyan na pupunta yung needle nung baso-baso natin. Yan yung tawag nito, nagsusupply ng gasolina. Okay. Ako, pinaplice ko to.
kasi naalabas naman siya para hindi mabuhaghag to. Ayan, tawag ba dyan? Ah, basta mabuhaghag yun, yun. Masira. Ito, medyo meron na nga, oh. Ayan, putin natin. Okay, may matakot. Ayan, malaki butas na ito. Kita ka agad dyan. Ayan, nakita agad, oh. Kita agad, no? Bihira lang itong magkaroon ng bara. Bihira lang, kasi dito tumutusok yung pinaka-needle. Okay, tapos yung iba, ibang motor, ingatan nyo na pagtangtanggal niya, meron pang nasa loob yan. Yung iba, masikip. Yung iba, maluwag. Ingatan nyo yan. Yan. Ito, ayaw sa akin. Oh. Matatanggal yan. May mga butas-butas din yun doon. No? Okay. Daanin na natin sa linis to. Kailangan na ito, gasolina, air compressor. E, dapat may makompress to ng compressor natin. No? Ayan. Ayan. Eh, lahat ng butas na yan, dapat kailangan nating hanginan yan. Okay? Tulad nito, may nakita ako. Dati wala ito. Ewan ko ano nangyari dito. Ito. Yun. Bakal. Ewan ko bakit nangyari yun. Yun. Delikado yan. Okay? Linisan natin. Ayun, mga talbos. Ito mga nakuha nating dumi. Grabe, kitang-kita, no? Sa loob ng 3 to 4 months. Ayan. Grabe. O, diba? Kumbaga sa puso mo, pag bumara sa ito, atake sa puso, abutin mo. Hindi mo lang, atake ka na sa puso. Ayan. Dami, oh. Okay. Sayang yun. Kaya mo, panlinis mo ng kamay yan. Okay. Ngayon, magbabalik tayo. Balik natin yung carburetor natin. Simple na lang magbalik. Okay. Panoorin nyo lang to yung mga nagdi-DIY dyan. Yung mga kabataan dyan na maroon na gusto mag-DIY. Hindi ba din na may mga edad na na kumbaga eh, nalita sila sa knowledge ng pag-ayos ng mga ano na, ng motor. Kailangan natin ito lalo sa mga biyahe. Kahit hindi ka mekaniko, kailangan mo na ito in case of emergency sa daan. No? Okay, muna lang natin ilagay yung slow jet niya. Ayan, malinis na yan. Hindi katulad kanina. Ayan, parang brand new na. Slow jet natin, balik lang natin. Hindi ka naman na magkakamali dyan kasi hindi naman magkakasya yan kung mapagbabalitan mo yung slow jet at saka yung main jet niya. Okay, shoot lang natin. Be sure lang na mahigpit to. Huwag naman sobrang kahigpitan. Yung hindi siya matatanggal lang. Iyon. Okay na siya. Ayun na. Andyan na. Pasok na. Okay. And then, yung main jet niya. Simple lang yan. Ikutin mo na lang kamay para sure na pasok para hindi mag-loss thread. Okay. Yung iba, ulitin ko yung flat screw yung iba. Oo, ginagawa ko, please. Kasi maapal naman siya eh. Yan. Okay. Ah, matibay na. Main jet. And then, slow jet. Okay. Kompleto na tayo. Ah, ang kulang pa natin is ito. Ito, huwag kayong magkakamali dito. Laging tatandaan ninyo. Ito, yung parang pababa na to. Laging nasa baba yan. No? Ayan. Lagi nasa baba ito. Ayan. Ang araw na yan. And then ito. Ayan. Pasok lang natin to dito. Ayan. Pasok lang natin. No? Pasok yung alambre. Ayan. Ayan. Pasok na siya. Ayan. Pasok na siya. Okay. Yung alambre lang. And then. Tapat lang natin siya doon. Shoot lang natin siya doon sa gas supply niya. Ayan. Ang gas controller niya. And then, lagyan natin ang rod niya.
Dandahan lang kasi ano lang to. Plastic lang, iba lata. Pero sa lata medyo alanganin sa lata kasi pag nagalawan lata, wala na, overflow na. Ayan. Be sure lang na tama ito. Ito lang ito, tumagili dyan. Be sure lang na tama lang yan. Ayan. Be sure, tama to. Okay. Ayan, galawin natin. Bumabalik ba? Ayan. Bumabalik. Ayan, bumabalik. Ayan. Bumabalik siya. It means okay pa yung plotter natin. Ayan. Okay. And then, lagyan lang natin to. Yung pinakatakip niya. No? May kita nyo naman eh. Diba? Na male and female niya. Ayan. Shoot lang natin. Tono tayo. Turuan ko kayo paano magtono ng carburetor. Malinis na. May airbox. Kompleto na. Spark plug. Start natin. Nag-start na agad. Excuse me. Ito yung ito. Ito yung idle niya. Dapat patasin muna natin yung idle. Yan o. Pataasin natin. Ayan, tataas yan. Kailangan mo natin pataasin yung idle. Ayan. Yung tamang taas lang, painitin muna natin yung makina. Kasi iba, nagtotono ng malamig ko yung makina kaya hindi nila makuha-kuha. Matotono nila ng malamig, pag uminit na, iba na yung tono niya. Ayan, painitin muna natin. Ayan, taas natin idle. Sunod. Mag-mix tayo. Pero kadalasan nito, ang ikot nito, pagbabalik, katulad nito, yung mga nagdi-DIY, kung ilan yung ikot ninyo pa kanan, ibig sabihin, pag pa kanan yan, higpit, no? Yan. Kalahati. Isa. Yun, sobra. Sobrahan na, oh. Yun lang ang ikot ng, ano, kahit na, ano ko, ng ere ko. No, kadalasan nito, 1.5 or 1.5, 2 or 2.5. Yan. Wala kasi naman ng filter yung sa akin. Wala naman yung filter ko. Ayan. Up. Pakaliwa. Pabukas. Tandahan lang. Sunod. Ayan. Isang ikot. Kasi dalawang kalahati. Isang ikot na siya. No? Tapos tandahanin natin. Pa isa't kalahati. Ayan. Nagbabago-bago yung tono niya. No? Once na naging matining na siya, yun na mismo yun, hindi yun sa bilang. Ayan, kung naririnig nyo, ayan yung makina niya, yung tambuto niya nagbabago, hindi idle lang ginagalaw, hindi idle lang ginagalaw kundi ere. Ayan, habang nagalit yung makina ninyo, mas gumaganda basta't walang wave ng tambuto nyo o makina ninyo na ingay. Ayan, para sa akin maganda na to. Saka natin siya, babaan yung idle na gusto mo. Ito yung idle niya. Babaan natin. Painitin na natin. Okay na siya. Ganun lang magtono. Taasan mo yung idle mo. Pag nataasan mo na yung idle mo, huwag masyadong mataas yung saktuhan lang, saka mo isara yung ere. Pag sinara mo yung ere, bilangin mo kung ilan yung sara mo. And then buksan mo siya, no? Hanapin mo yung pinakamatining na tunog or pinakagalit na tunog. Dapat accurate yung dire-diretso ang tunog ng engine nyo. Hindi pa pwedeng yung may gap. Diba? Tuloy-tuloy, mag-aagap, tuloy, mag-aagap. Pangat yun. Dapat accurate dire-diretso. Pag okay na yung idle mo, ay yung ano mo, yung ere mo, saan mo siya galawin dito sa idle na. Kunin mo na dito yung gusto mong RPM, no? Okay. Yan, sa mga magdi-DIY, kaya nyo na yan. Kesa pumunta pa kayo sa mga shop,
or walang magawa, yan, pang emergency use. Okay, lalo na pandemic ngayon, kailangan natin yan. Okay, hitin ko ere, idle up. Okay na, let's go. Walang piyok. Off engine.